5,000 turista na ang nasa Boracay ngayon, pero hindi pa raw vacation mode sa isla. Dahil makulimlim muli ang panahon. Alamin natin ang latest sa Boracay. Nakatutok live si Nelson Canlas. Nelson! Mel, ngayong last day na nang pasok sa mga opisina ay inaasahan ng daragsa ang mga bakasyonista dito sa isla ng Boracay. Tila hindi paramdam ang summer vacation dito sa Boracay dahil makulimlim at paambon-ambon. Maluwag pa ang beach ngayon. Bagamat marami na ang nagtatampisaw sa bughaw na dagat ng isla. Sumilay ang haring araw kanina pero bandang hapon, makulimlim na ulit. Maganda ang makulimlim. Hindi mainit. Okay lang naman at least hindi makakaitim sa amin. Ayon sa ilang opisyal ng Boracay, 5,000 tourists kada araw ang inaasahang magbabakasyon sa isla. Pero kung titignan sa ngayon, tila mas kumonti ang dami ng mga bakasyonista sa beach. Pero ayon sa Boracay Redevelopment Task Force, nabawasan daw ang makikitang mga tao sa beach dahil marami ng activities at attraction daw ang nasa loob ng isla na pinupuntahan ng turista. Umaabot na sa mahigit kumulang 15,000 tourists ang nandito kaya't ang mga otoridad. Maya't maya na raw ang meeting at pag-update ng kanilang security plans. Sa paglilibot namin, nakita namin ang ilang nagpapatrolyang polis. Araw-gabi sir, mayroong nakadeploy sa amin sir. Every 2 hours sir, nagkakanda kami ng foot patrol. Nag-iikot-ikot dito sa area namin na nasa sakupan. Mayroon ding itinalaga ang Philippine Red Cross ng mga volunteers na handang magbigay ng first aid. Libre din ang pagpapacheck ng blood pressure. Meron ding mga lifeguards sa beachfront. Naglagay din sila ng mga red and yellow flag sa beach bilang tanda kung saan may mga naka-standby na lifeguard at safe mag-swimming. Mari namang pinakikiusap ng Philippine Red Cross lifeguards na huwag nang mag-swimming paglampas ng alas 7 ng gabi. Marami raw kasing kaso noong mga nakaraang taon na pagkalunod dahil walang sumagip. Paalala pong muli, bawal ang mag-party at magpatugtog ng malakas mula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado de Gloria. Maaaring patawan ng kaukulang parusa ang lalabag dito. Hindi naman daw bawal ang alak pero dapat ay ilagay lamang sa tiyan at hindi sa utak. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas.